Tita? Santina? Tita? May kailangan ka ba? Wala naman po. Gusto ko na po sana kayong kamustahin. Nabanggit po sa akin ni Tito Cesar yung nangyari sa restaurant. Kung kailangan niyo po ako, nandito lang po ako. Salamat naman, Santina. Actually, okay na ako. Kasi tuwing nakikita ko itong plato ni Glenda, gumagaan ang loob ko. Siya ang nagbibigay sa akin ng lakas at pag-asa. Hanggang ngayon, mahal na mahal niyo pa rin po si Glenda, no? Siyempre naman. Anak ko siya, bunso ko si Glenda, di ba? Kaya hindi ko siya makakalimutan. Kaya nga, hindi ako tumitigil sa paghanap ng hustisya sa pagkamatay niya. Sana nga po mahuli na yung taong yun. Napakasama niya. Paano niya na-attempt na takasan yung kriming nagawa niya mahigit 12 taon? Alam mo, Santina, naniniwala ako sa karma. Yung mga masasamang tao, katulad ng gumawa ng sunog sa amin noon, babalik din sa kanila yung mga ginawa nila. At kapag nakaharap ko sila, ipapadama ko sa kanila yung sakit na pinadama nila sa akin. Sisiguraduhin kong magdudusa sila. Para kay Niel. Para sa mami mo to. Pinagbake ko siya ng cake tsaka ng cupcakes. Pwede ba akong tumulong? Sige. Kailangan na lang natin gumawa ng icing. Kailangan mo lang paghiwalayin yung egg white tsaka yung yolk. Santina, marami kasing pinagdadaanan si Mami ngayon. So, sana kalimutan muna natin yung mga issues natin. Kailangan niya tayo. Kaya sana magkasundo muna tayo. Siya nga pala, yung tatay mo. Bakit hindi mo pa pinapakilala kina Ephraim? Nahiya kasi si tatay eh. Oh, eh, bakit naman siya mahihiya? Unless meron siyang ginawang something bad? Alam kong hindi perpekto ang tatay ko. Hindi siya gagawa na masama. No, all I'm saying is, hindi mapagtanim sila, Mami. Tingnan mo ako, after everything that I did, tanggap pa rin nila ako. So kung ano man yung imperfections ng tatay mo, I'm sure matatanggap siya ni Mommy.